Nagsimula na ang ipatupad ang Republic Act 10754 matapos malagdaan ang implementing rules and regulations nito noong Disyembre 2016. Para ipaliwanag ang mga pinalabig na pribilehiyo at benepisyo ng ating persons with disabilities o PWDs, kinapanayam ng PIA si Director Carmen Zubiaga ng NCDA. Ang Republic Act 10754 ay expanding the benefits and privileges of persons with disabilities at ito ay hinango doon sa Republic Act 9442, no? In which doon sa 9442 ay may mga diskwento na ibinibigay sa mga certain goods for persons with disabilities, pero doon ay hindi sila exempted sa value-added taxes. So, itong RA 10754 ay ine-exempt yung mga purchases ng mga persons with disabilities sa value-added taxes, at sila din ay binigyan ng ang kanilang mga tagapag-alaga o mga magulang ay binigyan din ng additional tax exemption, at pati yung doon naman sa mga other goods, kasama na doon yung mga food supplement for medical purposes. At noon, dinidiin din doon ang role ng mga educational institution na kailangan kung ano yung assistance na ibinibigay nila sa karaniwang estudyante ay dapat ay binibigay din nila sa mga persons with disabilities. So, ang mga persons with disabilities ay may mga long-term physical, mental, intellectual, sensory, which includes hearing, seeing, at yung speech, which in their interaction in various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. So, kailangan sila ay may certificate of disability, no? Yung certificate of disability ay nagpapatunay ng mga disability ng kanilang mga functional limitation and restriction na pinagmulan ng kanilang medical condition. At kapag ito ay meron ka ng certificate of disability, pupunta ka na sa iyong munisipyo. Halimbawa, sa inyong Social Welfare and Development Office or sa iyong Person with Disability Affairs Office sa munisipyo nyo, at magsasubmit ng picture at ng iyong mga requirements. At mag-fill up ka ng form. Depende sa mga LGU. Yung ibang LGU, pag nagpumunta ngayon, mga in matter of mga less than an hour, i-issuehan ka na kapag walang question sa iyong certificate of disability. Pero iba naman, kung ano-ano pa yung hinihingi. Kumbaga, ito yung mga munisipyo na hindi pa sila sensitive talaga sa needs na kailangan talaga ay maintindihan nila na a person with disability ay hirap maglakad ng ganitong mga papeles kasi inire-require din naman na sila ay nandoon or yung kanilang guardian ay usually mahihirap sila. Kaya nga, ni-encourage natin yung mga LGU na talagang sumunod tayo sa ating administrasyon na mabilis na servisyo, mabilis at mapagkalingang servisyo. Kaya dapat ang PWBID ay hindi pinaghihintay kung ito naman ay may kaukulang mga requirements na dala ang naghihingi. Sa batas kasi kailangan siyang i-renew every 3 years dahil meron tayo mga disability na temporary. Halimbawa yung mga stroke, may mga nakaka-recover, hindi na nila kailangan ng ID, kailangan i-surrender nila yung ID.
At kami din, gusto rin natin na yung mga permanent disability na hindi na talaga sila magagaling, no? Halimbawa yung mga intellectual disabilities, yung mga physical disabilities na hindi naman talaga mababago, ay gusto rin natin na ito ay maging permanent. Kaya lamang, siyempre every 3 years ay nagbabago rin ang ating administration sa mga LGU, no? So siguro yun yung isang dahilan na nakita na kailangan every year magre-renew, every 3 years ay magre-renew ang isang PWD ng kanyang IP. Alam mo kasi, doon sa ibang LGU ay kapag 60 years old, hindi na nila ini-issuehan ng PWD ID dahil senior citizen na raw. I think hindi yan tama, no? Dapat, kung gusto ng isang PWD o senior citizens na identified with disability na magkaroon ng dalawang ID, ay hindi naman yan bawal. In fact, mare-register pa siya, madadagdagan yung ating registry ng PWD. At may mga benepisyo din kasi ang PWD na wala sa senior citizen at may benefits ang senior citizen na wala doon sa PWD. Yan ay ginagamit natin kapag tayo ay bumibili o tayo ay nagpapa-hospital at kung tayo ay lalabas, kailangan natin ang mga discount sa mga goods na given doon sa batas. So, pwede nila yung lagi. Pero mas maganda kung lagi nilang dala yung PWD ID nila. Lalo na kung sila ay walang ibang ID na pagkakakilanlan. Ay ito rin na isang government-issued ID at yan ay kinikilala na din na sa mga bangko at iba-iba pang mga establishmento na nangangailangan ng government ID. Ay hindi pwede na hindi po ipipresent yung ID dahil yan ay may number at yun po ay dinodocument ng establishmento na inyong binibilihan para ito ay makolekta nila ang kanilang rebate sa tax. Ayun kasi ang binibigyan pansin natin ano yung ating mga local government units, yung ating mga komunidad kung saan ay nandoon ang ating persons with disabilities. Kaya tayo ay nag-move para magbuo tayo ng mga model communities or yung mga disability inclusive municipalities and cities na sumusunod na binibigyan natin sila ng information and capacity building activities like mga training and orientation on policies para sila ay matulungan natin na kung paano nila ma-implement yung batas at kung paano nila paano sila makakagawa ng mga programa na responsive sa pangangailangan ng mga PWDs. At syempre, nakapokus din tayo sa accessibility, no, ng built environment, like na yung mga compliance. Kaya tayo, yung mga PWD natin, ay binibigyan natin sila ng kakayahan sa pamamagitan ng mga trainings and forums kung paano sila makakatulong o makakaagapay ng ating mga implementing agencies, especially ng mga LGU, kung paano magiging compliant yung mga buildings, especially yung ating mga government buildings at iba-iba pang mga establishmento o public buildings na pinupuntahan ng mga persons with disabilities. Una po, pwede kayo pumunta sa aming website, ang www.ncda.gov.ph. At pwede rin po kayong mag-email sa amin kung kayo ay may mga tanong at meron kayong isusumbong na hindi nyo alam kung saan nyo isusumbong. Ito po ay council@ncda.gov.ph. At kung kayo naman po ay may immediate na katanungan, pwede po kayong tumawag sa aming trunk line 932-6422. Facebook page tayo, yung National Council on Disability Affairs. Nakalagay po doon yung aming logo. At meron po tayong page, yung discussion group natin, yung NCDA Executive Director sa corner.
po. At noon po ay maaari niyo po ako makausap at pwede ko po kayo sagutin immediately kung ano po yung mga immediate yung katanungan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming social media accounts o ang aming website www.pia.gov.ph.